is Jona and welcome to Rain Entertainment. Actually po, ang goal ko po talaga para po sa next album ko is hopefully makapagsulat din po ako ng sarili kong kanta kasi gustong-gusto okay. ko po talaga mag-share ng mga storya na based on my personal experiences kasi syempre po may mga pagsubok, mga challenges na napagdaanan. So gusto ko po i-share through songs kung paano mo na nalagpasan and overcome yung mga struggles. So po, gusto ko maka-inspire. Hugot, di ba? Jona, pwede po, halo-halo, may hugot, may inspirational. Jona, yes. Meron akong sasabihin sa iyo, ito ang pinakatamang pagkakataon para maiparating ko sa iyo itong saloobin ko. Sa maraming pagkakataon, bilang isang singer, hinahangaan kita, pero kung minsan, meron ako nasusulat at nasasabi sa programa na hindi kagandahan tungkol sa'yo. Pero never mo kong binalikan ng paninita at pagbaba ng respeto mo sa akin. Anak, maraming salamat sa'yo. So, totoo lang, totoo yan. Kahit kay Ernie, kay Direk Joey, tanong mo, purim-puri kita dahil napakaganda ng puso mo. At tanggap mo na bilang isang magaling na biritera, makakatanggap ka rin ng hindi gaano kagandahan, di ba? Di ba gano'n naman opo, yun? Opo, naiintindihan ko naman po yung mga ganong perspective. So, iano ko na lang po siya, parang i-convert ko na lang po sa constructive na criticisms or feedback para i-improve po yung craft or yung even yung parang personal sariling attitude or whatever. At saka, ano ang dapat na ikagalit ni Jona? Eh kaganda-ganda nga niya, 'di ba? Nako, salamat po, Nanay Cristy. Eh ganda-ganda, ano pa mali, 'di ba? Thank you po. 'Yon. Medyo nagabalak po ako ng mga ISD. Konti. Ano? Someone to love me pa. Ano? Someone to love me, pahingi naman ilang linya. Ah, sige po. So, ito po yung chorus part. Napakaganda po ng message ng song na to para po sa lahat ng mga hoping talaga na ma-meet yung unconditional na magmamahal sa kanila in the future. Okay. So, and I have waited for so long for love to come along. Now I'm ready for the real this time. Someone to love me, someone to need me, someone to care for me unconditionally, searching for someone to love me. Grabe. Ayan po, sana pakinggan na po yung buong kanta. Napakaganda po talaga. Ang ganda na lyrics. Alam mo, ang boses mo, kung tutuusin, ihihilera ka na dapat talaga sa mga foreign singers eh. No? Wow! Wow, thank you po. Thank you. Sabi ni Tito Manager, thank you po, the writing team. Nay, si Jona ang singer ng Pacquiao versus Cotto sa Las Vegas. Napanood namin ni Norky. Bata pa siya noon. Pero napakagaling niya, Nay. Tito Manny Garcia. Salamat po. Yeah. Salamat po, Tito Manny. Noong 2009 po yun, sa pagkakaalala ko. Totoo 2009 yan. Po. Jona, paki-invite na natin sila, anak, para dumami pa ng dumami ang kopyang mabebenta ng Someone to Love Me. Yes, good luck. Okay. Yes po. Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayon, sana po pakinggan nyo po yung pinakabago kong single entitled Someone to Love Me. Mapapakinggan nyo po siya sa mga major music digital music platforms like Spotify, sa iTunes, and nasa YouTube na rin po siya. And we're planning to do a music video for this song, kaya abangan nyo lamang po siya. And gusto ko lamang din po magpasalamat sa mga supporters and fans for making Someone to Love Me number one sa iTunes nung near-release wow. siya December. So maraming salamat po. Thank you talaga, Team Jona. Salamat anak sa panahon, sa pagkakataon. Thank you din po, Nanay Cristy, Kuya Romel. Salamat din po sa opportunity na to. Thank you po. God bless po. Ingat po kayo. Okay, Jona. Ibang klase si Jona talaga. Boses, grabe. Ganda nun song, no? Binulungan lang tayo, may no? Okay. Halika na.